And welcome to my channel. And for today's video, hi guys, it's me Raquel, and welcome to my channel. And for today's video, guys, I want to share with you my baby's feeding essential. May nag-request kasi ng baby essentials. Nung sinusulat ko lahat ng is parang aabot ng halos 1 hour. So, plan ko na hatiin sila sa 3 videos. And sisimulan natin dito sa feeding essentials. Nag-start mag-kumain ng solid food. 4 to 5 months siya. But with the advice of his pedia. Kasi, syempre, tatanungin natin, nakasanayan natin, 6 months nag-start ng solid food. So, tinanong ko yun sa pedya niya. Ang explain sa akin ni doktora is, full term naman nung pinanganak ko si baby. So, ibig sabihin is, fully developed na siya. Ang mga pinapanganak daw ng premature, 7 months, yun yung mga hindi pa fully developed. So, sila yung mga dapat 6 months nag-start ng solid food. Nag-start ako ibigay sa kanya is avocado. Pinupuree ko yon. Pero, start muna sa 1 tablespoon. And then, gradually, dinadagdagan ko na lang. Tapos, pwede na rin daw siya noon bigyan ng water. Pero, konti-konti lang din. Yun na ang mga first na pinakain ko sa kanya. Sa loob ng almost 2 months, alternate ng avocado, kalabasa, sayote. Yun, yung mga yun. Ini-steam ko, minsan boiled, pero mas madalas steam kasi para mas yung nutrients daw is hindi na pupunta sa water. Tapos bine-blender ko siya. Pag malapot, lalagyan mo siya ng distilled water or breast milk. Nilalagyan ko rin para maging liquid yung pagkain niya. So yun ang pinapakain ko sa kanya. Tapos, nung start na siya ng 7 to 8 months, dinagdagan ko na yung mga pagkain niya. Before siya mag 7 months, binibigyan ko na rin siya ng fruits, banana, apple, peras, yan yung mga gusto niya. Konti-konti lang din. Tapos nag-research din kayo guys, nag-research din ako ng mga pwedeng ipakain sa age niya. Tapos nag-mix din ako ng fruits with vegetable, tapos mga 2 vegetable, ganyan. Minimix ko. Tapos, ito ang ginagamit ko, guys. Dito ako naglalagay ng ano niya. Yung mga finished pureed food na na-prepare ko. Dito ko nilalagay. Silicone siya na. Easy to pop out to. Lalabas. Hindi ka mahihirapan tanggalin yung pagkain pagka-frozen na siya, pag matigas na siya. Tapos, 2 to. Kasi madalas nag-stuck talaga ako nung kasi para init na lang ako ng init. Malakas kasi kumain si baby. Tsaka hassle kasi pagka kung kailan mo lang siya papakainin tsaka ka magpe-prepare. Tapos nilalagay ko siya sa Ziploc. Mag-insert ako dito ng picture. Nilalagay ko sa Ziploc tapos sinusulatan ko ng waterproof pen. Susulatan ko kung anong pagkain siya tapos kung anong date ko siya ginawa. Sa pagre-research ko, yung mga frozen pureed food for the baby, basta homemade is pwedeng tumagal ng 1 to 3 months. Pero ako, hindi ko siya pinapatagal ng 3 months. Siguro, mga ano lang, 2 weeks mahigit, ganun lang. Ina-alternate ko yun. Meron siyang pang breakfast, tapos lunch, tapos dinner. Nauubos naman niya agad. Ginamit ko sa kanyang spoon. Is silicone. Actually, ito yung una. Kaya ganyan lang yung kulay niya kasi ano, sa carrots. Tapos, nakabili ako nito sa Miniso. Ano siya? Silicone. Kaya lang ingat na kayo dito, guys. So, kasi natatanggal siya. Pero hindi naman kaya ng babying baby. Ito, bowl na ginamit ko sa kanya. Tapos, yung frozen na pureed food niya, diba, naka-ziplock siya. Kuha ka lang ako ng isa, ilalagay ko siya dito. Ito yung way ng pag-iinit ko. Lalagay ko siya dito, tapos bababad ko siya sa mainit na tubig sa cup. Diba, may masamang effect ang microwave. Kaya, ang ginagamit ko is, iniinit ko siya with the use of
hot water sa cup. Nilalagay ko to. Siyempre, hintayin mo munang medyo lumamig. Kasi yun, sasalin ko na dito sa tasa. Pakainin ko na siya. Ito guys is oven. Oven siya guys. Napaka-useful nito. Mag-ano kayo nito. Invest kayo dito. 4 pieces to. Nandun yun sa lalagyan. Yung nakabox. Di ko na kinuha. Tapos, nung nakikita ko siya na nag-grab na siya ng food, nilalagyan ko siya ng pagkain sa high chair niya. I'll insert the picture of his high chair dito, guys. Ano yon? From IKEA. Antelope. Antelope. Parang ganun. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Kasi nag-research ako kung ano yung most suggested high chair. Yung IKEA kasi is wala siyang cushion na kakabit na. So, hindi ka mahihirapang tanggalin. Meron siyang yung iniihipan na parang cushion niya sa likod. Ano mo siya ng hangin. Tapos, pwede mo rin siyang tanggalin. Iaano mo siya sa seatbelt. May basta meron naman yun instruction. Yun. So, pag hindi na kailangan ng baby mo, pwede mong alisin. Tapos, kunyari, nadumihan niya yung high chair. Madali mo lang siya linisin, guys. Kasi, ano lang siya, plastic. Pwede mong bit-bitin sa CR. Hugasan mo siya doon. Hindi na kailangan yung kakalas-kalisin mo pa. Tapos, yun sumisiksik sa mga sapin. Wala siyang ganun. Kaya, less hassle siya, guys. So, yun, high chair. Tapos, binilahan ko siya ng may suction na plate. Meron ito, guys, yung mahal. Yung easy peasy. So, parang sabi ko, nasa ano siya, almost 1.5. Sabi ko, parang sayang naman kung may makahanap ako ng mas mura-mura. Parang ano to eh, sa Lazada, parang ano rin siya, easy peasy, pero mas maliit. Sa easy peasy kasi, square siya. May ganito, pero sa square siya. Parang naka-mold yung mga lalagyan niya ng food. Tapos, mag-insert ako guys kung ano mga pinapakain ko sa kanya nung gits yan. Dito ko nilalagay. Lalagay ako dito ng veggies, fruits, tapos dito puree foods, yung puree niya na kung ano man. Dito nilalagay ko siya yung mahahawakan niya na broccoli or cauliflower, string beans yan. Naglalagay din ako sa kanya. Tapos nung mga 1-year-old na siya, ito rin ginagamit namin, rice. Nakain na rin siya rice. Nilalagay ko siya dito ng rice. Fried rice, mahilig siya sa fried rice. Ang tip sa baby, sa una pag may in-introduce ka sa kanyang, pag may in-introduce ka sa kanyang pagkain, parang minsan ayaw niya, di ba? Try ka muna konti. Susunod, itry mo ulit. Huwag ka mong susuko. Try ka lang ng try. Magugustuhan niya rin yan, promise. Tapos, nung nag-aaral na siyang kumain mag-isa, binilan ko siya ng ganito. Actually, eto muna. Bigay ito sa kanya from Japan, dala ng hipag ko. Arang pigeon yata to. Kasi easy to handle sa baby. O, ganyan lang siya. Tapos, nakita ko to sa Marcos and Marcos. Parang sabi ko, parang mas madali siya. Kasi igigrip lang ng baby, o. Ito lagi niyang ginagamit. Hanggang ngayon, ito gamit niya. Pag may nakita kong photos, maglalagay din ako dito, guys. Yan. Favorite niya yung gamitin. Kailangan din ng bib. Actually, guys, ang baby ko, ayaw ng bib. Sa lahat ng anak ko, siya lang, yung bunso ko lang na yan, ayaw mag-bib. Bib. Tinatanggal niya. Kaya ending, inuhubadan ko na lang ng damit para hindi masyadong mahirap linisan. Laban. Tapos, eto, plastic. Binilhan ko rin siya nito. Ginagamit niya na lang to pag nagpe-painting siya. Kasi ayaw niya talaga mag-bib. Eto, yung ganito, yung bibdana. Ito, hindi niya naaalis kasi mahigpit ang lock niya. Mahigpit siya. Hindi niya naaalis. Eto ang ginagamit namin pag nasa labas kami kakain. Yan. Eto ang una niya, city cup. Yung, Chicco. Kasi hindi pa siya marunong mag-straw. Ito, pwede niyang didein from Chicco. Parang siya, guys? Almost 500. Mahal talaga mga gamit ng baby. Nung gusto ko na siyang matutong mag-straw, bumili din ako nito. Sa Marcos and Marcos din. May straw. Tuto na siyang mag-straw. Ito na ginagamit niya.
handle pa siya. Hanggang ngayon, gamit niya may water pa. So, pag nalabas kami, ito yung binabaon niya. Saan na to? Mother care partner sila. Pinakita ko na to dun sa what's in my baby's bag. Ito. Ito yung lalagyan ng puff para niya, hindi matatapon. Diba? May saraduhan siya dyan. Mother care to. So, ito yung ginagamit naman namin sa bahay. Ito. Nalalagyan ng puff niya. Paglalabas kayo, guys, naku yung pusa ko. Importante din to, magdala kayo ng baby wipes. May nagtatanong, hindi nyo daw narinig kung ano yung sinabi kong ano nito, pangalan, brand. Yes, Little Tree. Yan. Mag-search lang kayo sa Lazada ng ano, wipes for hand and mouth. Meron ito, pigeon. Pero ito, mas mura konti. Maganda din naman. Marami pang laman. 80 wipes na siya. Madalas kasi out of stock ang pigeon sa ano, baby company. Ito, napakita ko na rin to sa What's in My Baby's Bag. Nagdadala kami ng utensils niya pag nalabas kasi syempre ang baby, mahina pa ang ano nila, tiyan nila, diba? So, hindi tayo sure sa mga ginagamit na utensils sa labas. So, much better na magdala ka na lang ng para kay baby. Kasi tayo malakas naman na yung katawan natin, di ba? Napapakain ko na rin siya dito, guys. Yung walang suction. Hindi na siya nagkakalot. Good boy na siya kumain. Tapos dun sa, ano niya, sa high chair niya, kasi may a table yun eh. Ano tawag ba dun? Parang, ano niya, tray. Natatanggal naman siya, naaangat. Madali lang yun, guys. Nilalagyan ko rin yun ng mga pagkain. Makikita nyo sa i-insert ko mga picture yun. Ngayon, tinatry ko na siyang mag-glass. Ay, hindi glass. Yung baso na walang straw. Wala, ano rin, wala rin pang sip-sip. Parang, ano siya, baso, pero hindi siya matatapon. Anti-spill siya. Meron siya ditong adjasan. Ikot mo lang siya. Kung gaano kalakas ng flow ng water. Sisip-sip lang siya dito sa side. Sisip-sip lang siya dito sa side na to. Ito, gaganyan lang siya. May lalabas na dyan ng water. Basta luluwagan mo lang konti. Huwag masyado, guys, kasi baka malunod. Nalunod baby ko dito kasi ang kulit. Kaya niya na rin buksan. Nung nalunod siya, hindi na niya inulit. Yun. Adjust, may adjustan dito kung gaano kalakas yung paglabas ng water. Ano lang to, guys? Ito, mura to eh. Parang 200 plus. Meron na ito mga mahal, pero ito muna binili ko. Ito, try muna. Tapos, malilipat ko na siya sa baso. So, yun lang guys. Yun na yung mga ginagamit niya. Meron nga pala ako sa inyong isi-share na ginagawa kong juice sa kanya nung baby pa siya. Ano siya? Kamote tops juice. Siguro yung mga iba dito na mami, na member ng yung mga page ng mga nanay. Meron doon silang share. Kamote tops juice. Gagawin mo lang is, hihimayin mo yung dahon ng kamote. Kamote tops. Ano tawag ba dyan? O basta yun. Talbos ng kamote. Ayun. Sihimayin mo siya, tapos pakukuluan mo. Mga isang dakot. Isang dakot ng kamote tops. Tapos, pakuluan mo siya sa distilled water. 1 cup. Eto, isang baso niya. Mga ganyan. Tapos, pakuluan mo lang. Tapos, pagka nagkulay violet na siya, tanggalin mo na yung ano, yung dahon. Tapos, salin mo sa baso, palamigin mo konti, lagyan mo ng calamansi. Ano daw yun? Rich in vitamin C. Tapos gusto pa ni baby. Parang every other day nga ako nung gumagawa. Tapos nag-start ko siyang bigyan ng mga white, ng mga meat, chicken and fish. Basta mga white lang. Huwag muna pork. It's 11 months. Basta magwa 1 year. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya binibigyan ng pork tsaka beef. Tapos sa fruits, mag-ano rin kayo guys. Mango. Yung grapes guys, pagpapakainin natin si baby. Ano natin, siguro alam naman natin lahat, pero i-remind ko na rin, sama ko na rin dito. Hatiin natin sa four cuts yung isang grapes kasi 'di ba maraming diskrasya nangyayari na nabubulunan ng ano, chochok sila ng grapes. Tapos kung pwede, wag muna natin sila bigyan ng hotdog. Isa rin 'yun sa nakaka-choke sa baby. Wag na rin muna natin sila bigyan ng ganun. Start ko siya binigyan ng egg is 9 months. Or 10, mga ganyan. Ano muna, yolk. Yung yolk muna, hindi raw ha. Yung talagang luto. Ginagawaan ko siya ng
pancake na banana and egg lang ang ingredients. Yun lang. I guess yun na po lahat ng mga naalala kong pwedeng i-share sa inyo about feeding essentials and tips ng pagpapakain pwedeng ibigay kay baby. So, this is the end of our video. Sana may natutunan kayo sa akin, guys. Please watch out for my next two videos. Baby essentials din. Please like and share. Please subscribe. And until my next videos, thank you. Bye-bye. God bless.